Hello Kapakyard, welcome to my channel again. May panibagong video na naman tayo. Gusto ko lang i-share sa inyo Kapakyard na na-set up na natin yung ating dalawang solar panel na additional. No? If you watch my previous video, bumili tayo ng panibagong dalawang 200 watts na solar panel. So equivalent to 400 watts. No? So dapat 800 watts kasi meron tayong 400 watts na old and then plus yung dagdag natin na 400 watts. So, 800 watts lahat yung solar panel natin. Kaso nga lang, kabakyard, may problema ako. Yung isang 100 watts na... Iwan ko lang kung na-encounter nyo ito, no? Sa mga, ano dyan, yung matagal na sa solar, no? So, yung isang solar panel ko na 100 watts is... Meron siyang voltahe, kabakyard, pag tinest natin, pero wala siyang amperahe, no? Walang amperes na lumalabas. Zero talaga siya. So, ang ginawa ko, pinalitan ko ng diode. Chinek ko yung diode, okay naman so far. Hindi ako nakontento, so pinalitan ko kabakyard ng diode. So, chinek ko ulit, well, hindi pa rin. So, something wrong sa solar panel natin. No? So, pakita ko sa inyo yung solar panel na wala talagang amperahe, pero may voltahe siya. Okay, so, iwan ko lang kung anong problema nun. Baka... yung talagang diagram na talaga o yung sa loob na talaga ng solar panel ang problema, no? So, pakita ko sa inyo. So, ayan siya kabakyard, no? So, ito, yan yung solar panel na 100 watts na walang amperahe kabakyard. So, pasensya na, medyo maingay dito sa amin kasi merong mga nagtatrabaho dito. So, yan. Tinanggal ko. Doon nakalagay yung ating mga solar panels, no? So, tinanggal ko siya kasi wala talaga, eh. Wala talagang amperahe. So, check natin. So, meron akong tester ngayon. Yan. So, check muna natin yung voltahe and then amperahe. Pakita ko sa inyo na wala talaga. So, ayan na siya kabakyard. So, makikita nyo, bago na yan. Bago na ang diode na ilagay natin. No? Dalawa. Tinanggal talaga natin. So, ito yung sa negative side. Ito naman sa positive. So, dalawang diode tinanggal natin. Goods ang diode kasi bago yan. Tinest na natin. Sa pag-test ng diode kabakyard is dapat wala siyang continuity. So ito dito sa negative, itong may gray, tsaka positive dito sa madaming black. So wala naman, goods naman siya. So the same pa din dun sa original na diode na tinanggal natin. Tinanggal natin kasi para sigurado lang na bago talaga or baka may sira siya o hindi ba open yung diode. So hindi naman itong bago din, hindi din. So yan. So, yan yung specification ng ating solar panel na 100 watts. So, lagay ko muna yung tester kabakyard kasi ako lang naghawak para makita natin. Ayan, nalagay ko na kabakyard. Oh. So, hindi ko na pinadaan sa diode kabakyard. Direct ko na talaga sa pin kasi wala din eh. Wala din dito sa wiring. Yung wire niya, oh, itong dalawa, wala din. Walang amperahe. So, yan, negative, positive. So, lipat natin yung ating inko. Ayan. So, yun. Nakikita nyo. May voltahe siya kabakyard. 13.15. Kasi dito tayo sa araw, no? Kabilad siya. Napalipat-lipat nyo. So, dapat yung maximum niya nito is nasa 17 something. Yung BMP natin. Yan. Parang sira talaga kabakyard. Yan. Bumaba na naman, no? Yan. So, yan. Voltahe lang, no? So, meron siya. Iba-iba, oh. Mainit dito, kabakyard. Dito ako talaga sa mainit. Yan. Biglang bumababa, kabakyard, no? So, abnormal talaga siya, no? Yan, 19. So, check natin yung ating amperahe naman. Pakita ko sa inyo amperahe. Di same pa din. Same pa din, ganyan pa din. Pero dito, ilipat natin dito yung connection sa 10 amps. Tapos, amperahe sa dito, sa baba. So, set na muna natin. Ayan, nalipat na natin, no? Nalipat na natin itong red. So, lipat natin dito sa 10 amps, no? Dito sa baba. Saglit lang. Pakita ko sa inyo na wala talagang 0-0 talaga. Ayan, kawakyard, 0-0 talaga, oh. Wala. Ayan. Kahit lipat pa natin dito sa milliamp, wala pa din, no? Kita nyo dito, oh. Wala. Pero may voltahe siya. Pag ilipat natin kanina, pag nakita ko, meron siyang voltahe. Walang amperahe lang. So, hindi talaga siya mag-charge.
So kaya napansin ko sa backyard yung 400 watts na kinabit ko. Napansin ko napakahina. Tingnan ko bakit ang hina ng charging niya sa apat na solar panel na naka-series parallel connection. Yun pala, yung isang solar panel natin ito isira. So may sira siya kabakyan. Yan, wala. Yan dalawa. Akala ko yan yung MC4 yung sira eh. Pero wala eh. Same pa din. So yan yung solar panel natin. So gagawin ko. Ang hirap na kasing ibalik to kabakyan. Ano na, ang hirap na ibalik kasi napakabigat nito. Walang did watch. Tapos puresyo pa tayo, no? So bili natin dito is 2,200. So masayang lang 2,200 natin kasi sira agad. So lagay ko yung link kung saan ko to nabili para kala ko kasi good quality siya kasi naming bumili, pero yun pala, mayroon din palang madami talagang din na bad reviews, no? Hindi naman gano'ng karami, but meron talaga. So para kagaya nito, ako na timingan tayo kabakyard, so wala, oh, walang amperahe. Nasa araw tayo kabakyard, biglad. So yun, so gagawin ko, tanggalin ko to kabakyard, hopefully ma-refer natin. Meron tayong mga ibang solarista na naka-encounter nito. Sabi niya, baka putol ang connection dito sa loob kabakyard. Dito, oh, dito sa loob. Dito. So kailangan natin baklasin tong box. Tapos tignan natin tong connection. Ito yung connection, oh, negative positive solar sa loob eh. So tignan natin, baka putol na. Okay, baka hin or loose ba kaya. Okay, so buksan ko muna kabakyard. Yan, nag-backyard, binaklas na natin, no? So wala pa din. Kita nyo, pinalabas ko talaga yung parang copper niya or ano yun to, yung connection niya. Para baka dito na side ba, baka putol or something, pero wala pa din. Tinest natin, wala pa rin amperahe dito kabakyard. May voltage pa din, same pa din, paiba-iba. So napakahirap pa naman baklasin ito kabakyard, so hindi ko na lang ito ginalaw. Baka ang sira talaga nito dito somewhere dito sa connection na to. Hindi ko lang alam kung saan. So far wala naman akong makikita ang sunog dito kabakyard. Siguro factory defect na to. Wala eh. Wala na, oh. Tinanggal ko talaga. Ito yung connection niya. Ito yung connection niya dito. Wala pa din. Tinest ko sa init. Sa may araw, wala pa rin, zero pa rin. So, walang putol. So, posible ang putol na din eh. Dito sa loob. So, yun lang. So, if you have any idea kawake kung bakit wala siyang amperahe, please comment below na lang siguro. Baka ma-solve natin to o baka maayos natin. Pero pag hindi kawake, bilhin na lang tayo ng bago. I will put the link sa description para hindi nyo mabili itong klaseng solar, napaka daling masira, sirain. Baga, o baka ako lang siguro na sa akin lang talaga nasira kabakyard, baka ako lang nakakuha ng sira. Pero yung iba hindi. So far so good, working naman yung isa. Ito lang talaga wala eh. Yan, oh. Kalagay pa naman dyan 25 years warranty, pero pwede naman isuli kabakyard, pero napaka layo pa kasi Mindanao to Manila pa, shipping pa. So wala na. Mahal pa naman ang shipping, so kaya bili na lang tayo ng bago. Alright.